Si Joel. Kanina ka pa nandyan? Ah, nandyan ba siya? Sino ka? Sino ka? Manahon ka! Sino ka mag-explain dito. Yun man ang ginagawa mo dito. Surprise? Waiter, driver, DH, janitor, dealer ng gamot at beauty products, at kung ano-ano pa. Lahat na yata ng racket, pinasok ni Joel sa Italia. Dito rin niya nakilala ang domestic helper na si Lydia, na madaling nahulog ang loob sa kanya. Grazie. Quanto vuoi denare? Ah, no. Spesa finito al mio amico. Di na ako pumayag dyan sa blinded-blinded mo. Tignan mo naman, no. Hindi ako sinipot. At di na ako pumayag. Eh, sana nagtatrabaho ako ngayon. Sana kumikita ako ngayon. Kesa ganito, isa lang ako dito po ako ng tanga. Minsan lang naman, malay mo, yan ang mag-propose sa'yo sa Grand Canal. O, aminin mo, pangarap mo yon. Aba, ewan ko sa'yo. Basta, in 5 minutes, ha, alis na ako dito talaga. Sige na. Ciao. Scusa. Non sono ancora pronta ad ordinare. Scusa. Ok. Abbiamo il migliore vino d'Italia. Non sono filippino. Hindi ba ako namumukhaan? Bago nipot ako dyan sa boarding house, mga 2 linggo na, palagi ka nilang nang ma'am nadali. Siguro hindi mo ako napapansin. Hmm. Initingnan mo ako. Ah, sorry kasi, medyo busy lang. Joel. Lydia. Hello, anak. Kumusta ka na? Kumusta naman yung family day mo? Ang daming games, ma. Kaso lang, di kami nakasali. Si Lola Gloria kasi sumasakit ang tuhod. Tsaka, matatalo din naman kami. Kasi, dati ang kasama ng mga kaklase ko. Ma, pag ma-daddy ako, siguro mananalo din kami, no? Anak, huwag mo nang isipin yan. Hayaan mo, ha? Malay mo, mahanap natin yung papa mo dito sa Italy, di ba? Tsaka anak, bumawi ka na lang sa mga exams mo. Kaya mo naman yun, ni. Eh. Tsaka anak, may mga ipapadala ako mga bagong libro at mga bagong laruan, ha? Ay, teka, ano nga ba yung request mo, yung robot?
Apo. Oh, sige, anak. Teka, ah. Tatrabaho lang si Mama, ha? Te amo. There. Well, then I'm in the whistle special. Es una cosa fenomenal. Veramente buena. Gracias. Ho sentito che sta scendo con qualcuno. Bene. Dove? Raccontami di questo uomo. Buon appetito. Grazie. Grazie. Salut. Ito pala. Eye cream para dyan sa eye bags mo. Mukhang di ka natulog sa kakaisip dyan sa date mo. Hindi nagpakita. Eye cream? May discount yan. Kahit next month na bayad. Sa pilitan na. Laba akong choice. Pero, teka, sino yun? Pasensya na. Driver ako. Oh, yeah. So, kliyente ko yun. Nagpapaalala lang ng pick-up time. Driver ka din? Dami mo namang racket. Teka, baka naman tatatlong pamilya binubuhay mo, ha? Binata to. Sige na. Kana akong magbanyo, baka malit ako. Ikaw na mauna. Hindi naman ako nagmamadali. Go. Thank you. Sure. Kumain na ba kayo? Okay. Kain tayo. Saluhan niyo ako. Danggit yung ulam. Nahanap ko sa Pinoy Store. Allergic ako, Jerry. Ito ako manatira pa ako. Boss ko lang kakainin. Kung gusto mo kumain ka na. Kaya nanto ako. Sige, good night, guys. Good night. Ay, kamos naman to. Favorite? Okay. Salamat. Okay. Uy. Kawain-wain na lang, ha. Sanay na sanay. Tagal na akong waiter dito. 12 years na pabalik-balik. Una sa Venice, na yun sa Milan. Matagal na rin pala, no? Ako naman. 8 years na akong DH. Tapos, mayroon ako isang amo na matagal. Tapos yung iba, parakit-rakit na lang. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Ay, alam ko na. Nagtitripan mo ako, no? Huwag ako. Huwag ako. Girl, sinong hindi matatameme sa mukha mo? Isa ka bang bolero? Nagsasabi lang ako ng totoo. Si Bellissima. Narinig ko na yan. Piazzi. Pati yan, narinig ko na rin. Madaming beses na. Vero. Joel, ano ba? May anak na ako. May asawa ka. Yun nga lang, wala. Hindi ko na siya nakita nung maribubuntis ka si David, eh. Hindi yung problema.
problema kung may asawa ka. Handa ako tanggapin si David para sa'yo. Ito, para sa'yo. Ano to? Panini. Gawa mo? Handmade panini. Thank you. Kinig ka. Kita tayo mamaya. Yes. Bye. Tayo kayo na. Ha? Kayo na? Hindi ko alam. Ingat ka dyan. Mukhang matulis. Ay, nako. Bilisan mo nga yan, Tay. Gutom na ako. Kakain na lang. Kaaga, girl? Oo, Tay. Maaga. Gutom na ako. Sweet, eh. Ay, Peter. Madali ka. Kumain na nga tayo. Bakit ba sa edad mo na yun wala ka pang asawa? Ha? Eh, di marami akong trabaho. Ako lang inaasahan ng pamilya ko, ng mga kapatid ko. At, pihikan ako. Oo. Oh. Masabihin mo, takot ka lang magkamali. Bolero. Nasaan na si David? It's okay. Okay naman siya. Ayun, laging naghanap ng papa. Sabihin mo sa kanya, malapit na niya ang kailangan. Ha? Malapit na kailangan yung daddy niya. Anak, malapit na, malapit na. Lydia, huwag mong pinapaasa tong apo ko, ha? At sino naman yung lalaking yan? Baka mabudol-budol ka na naman, ha? Lydia! Prende na makina! Okay ka lang? Anong nararamdaman mo? Okay lang ako. Pero... sabi ng doktor, medyo masilan daw yung pagbubuntis ko. Buntis? Sabi ko na nga ba hindi ka rin matutuwa eh. Katulad ka rin nila. Lydia, magkakababy tayo. Masaya ka. Ako, baby. Ako pa. Paano kung bumalik ka muna sa Pilipinas? Magpahinga ka doon. Mahalagaan ka. Eh, Joel, paano yung trabaho ko? Di ba may kontrata pa ako? Maiintindihan ka ng amo mo. Yung visa mo, multiple entry, di ba? Oo. Ang dami-dami kong racket. Hindi magiging problema para sa atin ang pera. Alam mo, totoo. Takot ako eh. Takot ako baka maulit-ulit yung nangyari noon.
sasabihin yun? Hindi ko alam. Hindi. Mahal kita. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Vilma. Kliyente, kaya ko nang sagot din sa labas. Papabalik ako. Kita, kamusta ka? Patay! Hindi ka ba nilapan sa biyahe mo, anak? Hindi naman po. Ang baby. Okay naman po kami. Nasaan ba si Papa? Buti na. Anak, nandun pa siya eh. Ako lang muna, ha? Para alam mo ba, matutuwa ka sa pasalubong ko sa'yo. Dali! Ay, pasuyo naman po. Ayan. Pakasin mo. Ayan. One, two, three! Wow! Galit din sa kaklasiko! Talaga? Nako, alam mo ba? Kami pang dalawa ni Papa Joe, walang bumili niyan para sa'yo. Salamat po. Ikaw po ba, anak? Kahit ano pa sa'yo. Papo? Sa panos. Anay, teka. Natawagan ko lang po si Joe. Sige, anak. Bikin niyo pa muna ito. Ay, dami pa sa lubo ni Mama. Apo, tingnan mo ito, apo. Ito, wow. Isa ito. Ako parang wala yata para sa akin. Puro sa'yo ito. Nagustuhan ba niya? Mabuti. Magpapadala ako ng pera next week, ha? Bene. Mauna na ako, may alam pa ako sunduin. Mag-ingat kayo. Di sumasagot si Papa? Anak? Baka busy lang, may kliyente pa siguro. Kasi nagtatrabaho pa si Papa eh. Papa talaga? Alam mo ba, mamaya na lang natin siya tawagan ulit, ha? Tingnan mo na natin yung mga ibang pasalubong mo. Madami pa yan! Oh, Nancy, ba't ka napatawag? Huwag ka ba bibigla, ha? Nakita ko kasi si Joel. Saka yung bagong DH eh. Nang makarating kay Lydia ang pangangaliwa ni Joel, nagplano siyang bumalik agad sa Italia para sorpresahin ang taksil na kasintahan. Ang hindi niya alam, siya pala ang masusorpresa. Si Joel. Kanina ka ba nandyan? Nandyan ba siya? Mahayop kayo. Sino ka? Sino ka? Huwag ka mag-explain dito. Yun man ang ginagawa mo dito? Surprise? Yun man ang ginagawa mo dito?
surprise? Sinasabi ko na nga ba eh. Habang nagtitiis ako sa Pinas na pinapalaki ang anak natin, tapos ito ang gagandihin mo sa akin. Ito nga abutan ko dito. Hindi mo man lang iginalang kasal natin? Yun na magpapaliwanag ako. Kasal ka! Oo. Ako ang asawa niya. Ano tawag sa'yo ngayon? Huwag kang mag-alala. Disente akong klase ng babae. Disenteng babae rin ako. Disente naman ang tingin ng lahat ng kabit sa sarili nila. Kaya nga kinakaya ng konsensya niyo ang manloko. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam na kasal ang hayop na to. Matagal na kaming kasal. Dalaga na nga yung kaisa-isa naming anak eh. Kung talagang disente ka, ikaw na mismo lalayo sa asawa ko. Babalik din agad ako ng Pinas. Pero ikaw, wala ka nang babalikan. Vilma! 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 Bigo man ako sa pag-ibig, pinili ko pa rin ituloy ang pagbubuntis. Ang baby na ito ay isang blessing. Simula ngayon, ibubuhos ko na lang lahat ng pagmamahal ko sa aking mga anak. Okay naman kanina. Okay naman. Ang klase ko nga, Gabi, yung presentation namin kanina. Ito ay teacher na. Vilma. Lucy. Vilma. Lucy. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Dito na ako titira sa atin. Ano na pag-usapan natin? Dito tayo tatanda sa Pinas na magkasama. Matagal ko nang binaon sa limot yon. Ba yun naman yung usapan natin? Pupunta lang ako sa Italia para mag-ipon! Pero hindi ko akalain na babae ang iipunin mo. Paano mo nagawa sa amin yun ni Mama? Wala pa kaming halaga sa'yo, kaya ganun mo na lang kami kabilis na ipagpalit. Hindi mo man lang ba naisip kung gaano makaka-apekto yung pambababae mo sa pamilyang ito? Sa akin. Pasinira mo yung tiwala ko sa'yo. Anak, patawanan mo ako, anak. Anak, patawanan mo ako. Magsimula tayo ulit. Buhayin natin yung pamilya. Huwag akong tawagin, anak! Tinuri ka na namin patay simula nung ipinagbalit mo kami. Anak! Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasasaktan kayo. Sige na, Joel. Umalis ka na. Wala ka ng lugar sa bahay na to. Good God.
Joel? Humingi ka ng tulong sa labas. Oh. Ano ba yung address ng bahay nila? Ay, no. Ay, anak, mabuti na lang. Ang naisip nating negosyo ay paupahan. Isipin mo, paniningi lang ang pinakatrabaho ko. Mabuti na lamang, ito'y naipundan natin sa kita mo. Ayos ka lang, Lydia. Nay, si Joel po nasa ICU. O, edi mabuti. Karma na niya yan. Pero nay... Aba, ano bang gusto mong gawin? Hindi ka pa ba nagtatanda? Niloko ka na. Aba, eh parang gusto mo pang puntahan at bisitahin. Nay, siya pa rin yung ama ng daladala ko. Wala naman akong sinabing hindi siya ang ama. Ang sa akin lang, magmula nung niloko ka niya, dapat mawala na siya ng karapatan sa buhay mo at sa buhay ng magiging anak mo. Nay, alam ko na po yung ginagawa ko. Nay, hindi naman ako makikipagbalikan eh. Nay, makikibalita lang ako. At hindi yun para sa akin. Para sa anak ko. Usapan natin. Ano pang ginagawa mo rito? Bigyan mo maniwala ka sa akin, hindi ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ni Joel. Para saan pa? Hindi ka naman parte ng buhay niya. Ako hindi. Pero Vilma, itong batang dinadala ko, siya pa rin yung ama nito. Nanay ka rin. At alam kong naiintindihan mo na kahit ano, gagawin mo para sa mga anak mo. Kaya please, sumasukin mo na ako. Totoo, nanay ako. At makakabuti para sa anak ko, ang ilayo ko sa ama niya ang mga naging babae na noon. Kaya umalis ka na. Tingin mo, please, parang awa mo na. Gusto ko lang siyang makita. Please. Tingin mo, sige na. Ma'am, healthy po ang naging anak ni Mrs. Kung gusto niyo po makita si baby, nasa may nursery room po siya. Ma'am, kayo po ang kasama ng pasyente. Kapatid po niya kayo? Hindi. Pinsan po? Hindi rin. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Kabit siya ng mister ko. May tanong ka pa? Okay po, sorry po. Maraming salamat, ha? Pareho tayong ina, Lydia. Parehas babae at parehas na biktima. Pasensya ka na. Hinding-hindi kong intensyon ang agawin ng asawa mo at sirain ang pamilya mo. Feel na patawarin mo. Sorry po at sinumbatan ko kayo. Hindi ko dapat ginawa yun.
Kasi alam ko po malaki rin ang sinakripisyo niyo sa Italy. Mas marami akong maging kasalanan sa inyo. Ako dapat humingi ng tawad. Tawarin mo ko pa. Tita Lydia? Lydia? Minsan, tayo mga babae, mahirap rin intindihin, you know? Sinakta na tayo, at niloko na tayo. Balik pa rin tayo ng balik dun sa taong nanakit sa atin. Siguro, likas lang tayo mga babae sa pagiging masokista. Kung sa bagay, magaling rin kasi manuyo to si Joel eh. Pinakasalan ko nga eh. Alam mo, sa totoo lang, sa puntong to ng buhay ko, lahat ng ginagawa ko para sa mga anak ko na lang. Galit na nga yung nanay ko kasi pabalik-balik ako kay Joel. Pero, minsan na kasi ako nagkamali na ilayo yung panganay ko sa ama niya. Kaya, hindi ko na yun uulitin sa baby ko. Lalo na ngayon sa kalagayan ni Joel. Tita Lydia, pwede pong pahawak kay baby. Sige ba? Ayan, dahan-dahan, ha? Dahan-dahan, ingat, ha? Uy, gusto niya sa'yo, ha? Mga, tingnan mo, oh. Kamukha-kamukha niya si Papa. Yung mata, yung ilong. Salamat, ha? Baka maya-maya, umalis na rin kami, ha? Tita, balik kayo, ha? Sige, sa akin, walang problema, pero okay lang ba sa mama mo? Itawarin niyo ako. Itawarin niyo ako. Thank you.
dalawa. Papa. Sa kanyang mga huling sandali, napatawad din si Joel ng kanyang dalawang misis na sila Vilma at Lydia. Pawang mga biktima ng kataksilan, na mas piniling gawing sandigan ang isa't isa. At sinong mag-aakalang sa kabila ng lahat ay magiging mabuting magkaibigan? Hi! Baby! Oh, kamusta na kayo dyan, Lydia? Kamusta na yung inaanak ko? Oo nga, yan siya, oh. Okay naman kami dito. Kaya lang, itong si baby, tinan mo, nag-a-adjust pa sa weather. Ang lamig kasi. Teka, kayo, tuloy pa ba kayo dito? Opo, tita. Igala niyo kami, ha? Oo naman, ano ka ba? Kayo pa. Pero uy, huwag niyo kalimutan magdala ng panlamig, ha? Kasi, tinan mo naman, no, ang lamig-lamig, mangangatog kayo dito. Ha? Excited na kami makita kayo. Kumare, magkikita na rin tayo sa wakas dito. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Kumapit ka lang sa iyo.